Bishop Elmer, Father Nante, mga kapatid na pari, at mga inamahal kong kapatid kay Kristo. Kung dati na ho kayong nagpupunta sa katedral ng Antipolo, ay masasabi ninyong mas maganda yung altar ngayon. Katatapos lang na pagandahin yung altar. Bagay naman po, bagay sa magandang birhen. Kailangan ho natin ng kagandahan kasi ang kagandahan ay paalaala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. We need beauty because by the power of beauty, we will be saved. The world will be saved. Maganda ang katedral, maganda ang altar, maganda yung simbahan. Pero hindi po ito ang pinakamagandang katedral sa buong mundo. Sapagkat ang pinakamagandang katedral sa buong mundo ay ang buong mundo na ginawa ng Diyos. Kapag nakita natin ang ganda ng lumulubog na araw, kapag nakita natin ang ganda ng buwan at mga bituin sa madilim na gabi, kapag nakita natin yung ganda ng ambon na nagpapakintab sa mga daon ng punong kahoy, kapag nakita natin yung lunti ang gubat na Diyos lamang ang pwedeng gumawa, alam natin na mayroong kapangyarihan sa likod ng kagandahang ito. Kapag nakakita tayo ng isang madre na nagpapakain sa mahirap, kapag nakakita tayo ng isang magulang na nagtuturo sa kanyang anak, kapag nakakita tayo ng isang anak na gumagalang sa matanda, nakakakita tayo ng kagandahang asal. At ang kagandahan ng kalikasan, ang kagandahan ng buhay, ang kagandahan ng ugali ay paalaala sa atin ng kagandahan ng Diyos. At sa huli, maganda ang imahe ng mahal na Birhen ng Antipolo, pero ibang uri ng kagandahan. Anong kagandahan ay tinuturo sa atin ng mahal na Birhen? Para doon sa mga nangangarap na magpaputi, para doon sa mga nangangarap na maging mistisa ang itsura, sinasabi sa atin ng mahal na Birhen ng Antipolo na may kagandahan ang maitim. Hindi nakakahiya ang maitim, sapagkat kapag ang itim ay galing sa Diyos, ang itim ay maganda. Subalit kung ang itim ay galing sa ating kasalanan, ang itim ng kasalanan, ang dilim ng kasalanan, kapag hinipo ng grasya ng Diyos, ay gumaganda din. Kaya nga sa banal na kasulatan ay sinasabi ng babaeng ikakasal, "I have been blackened by sin, but I am beautiful because I am loved." Ang mahal na Birhen ay pinaglihing walang kasalanan, namuhay na walang kasalanan, at umakyat sa langit na walang kasalanan. Subalit, niyakap niya yung itim at dilim ng ating pagiging tao upang ituro sa atin na sa kabila ng kadiliman, sa kabila ng kaitiman, ay mayroong kagandahan basta hinipo ng grasya ng Diyos. Kung kayo po ay nalapit na sa mukha ng Birhen, alam ninyo na isa sa mga tanda ng Birhen ng Antipolo ay may sugat sa pisngi. Alam natin kung bakit nangyari yon, sapagkat pinagtangka ang sirain at sunugin at sibatin, katulad ng pagsibat sa dibdib ng ating Panginoon. Subalit, hindi siya nagpa-plastic surgery. Hindi nilagyan ng masilya yung sugat sa kanyang pisngi. Bakit? Sapagkat ang sugat ay maganda. Ang masugatan ay maganda. Sa katunayan, kapag tayo ay nabuhay dito sa mundo at hanggang sa huling hininga ay hindi man lang tayo nasaktan, ang ibig sabihin lamang noon ay hindi tayo talaga nagmahal. At kung hindi tayo nagmahal, anong klaseng buhay ang isinabuhay natin? Ang mahal na Birhen ay sugatan. At sinasabi sa atin na ang sugat ng pagmamahal ay dapat nating panindigan. Ang sugat ay hindi tinatago, sapagkat sa dapit hapon ng ating buhay, ang tatanungin sa atin ng Panginoon, "How much did you love?" At kapag sinabi mong, "I love," ang tatanong sa iyo ng Panginoon, nasaan ang sugat na ikay nagmahal? Sapagkat kung hindi ka nasugatan sa iyong pagmamahal,
ay hindi katotoong nagmahal. Maganda ang maitim kapag hinipo ng pag-ibig ng Diyos. Maganda ang masugatan kapag nasugatan sa pagmamahal at paglilingkod. At ang huli, nag-iisa po ang Birhen sa unang tingin. Hindi siya katulad ng ibang imahen, katabi si San Jose, o kaya ay kalong-kalong ang Ninyo Jesus. Nag-iisa siya. Kung papaanong nag-iisa siya sa Kalbaryo na binasang Ebanghelyo. Subalit nag-iisa na may paninindigan. Hindi lamang basta sasama sa agos ng nakararami. Hindi lang basta sasabihin kung ano ang gusto ng marami, doon na lang ako susunod. Ang mahal na Birhen ay nag-iisang nakatindig. Hawak-hawak ang kanyang setro na sumasagisag sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, kung maganda ang maging maitim, basta minahal ng Diyos. Kung maganda ang maging sugatan, basta nasugatan sa pagmamahal. Maganda rin ang paninindigan ng may tapang at lakas ng loob. Kung ito ay paninindigan, katulad ng Birhen sa paanan ng krus sa Kalbaryo. Ngayon ay pintasan natin konti ang Birhen. Kapag tiningnan po ninyo yung ulo ng mahal na Birhen ng Antipolo, hindi ho siya sukat doon sa damit. Sapagkat yung kanyang ulo ay maliit, dapat maliit lang yung imahen. Pero palagi hong oversized ang damit ng Birhen ng Antipolo. At palagi hong mayroong espasyo doon sa kanyang ilalim. Bakit po ganoon ang damit ng Birhen? Una, kaya po siya oversized para malayo ang marating ng laylayan ng kanyang damit. At malayo ang marating ng laylayan, ang ibig sabihin, marami ang hindi makaralapit sa kanya, subalit dahil mahaba ang laylayan ng kanyang damit, mas maraming aabot sa kanya. At bakit po mayroon siyang espasyo na sa tagiliran? Kasi po, noong Middle Ages, ang sinasabi ng mga kaparian ay doon sa espasyong yon, sa kaliwa at kanan ng mahal na Birhen, doon daw niya tinatago ang mga makasalanang minamahal niya upang maligtas. At yung espasyong yon sa kanyang kaliwa at sa kanan, para sa iyo. Maaaring sabihin natin sa kanya, mahal na Birhen, hindi ho ako karapat-dapat nakalungin ninyo sapagkat hindi po ako Diyos. Happy na po ako. Itago niyo na lang po ako sa inyong mahabang laylayan. Itago na lang po ninyo ako, akong anak mong makasalanan. Itago na lang po ninyo ako sa loob ng inyong damit. At doon ako magtatago at alam ko na ako ay ligtas sapagkat walang masamang mangyayari sa akin kapag ako ay nasa loob ng iyong mapagmahal na belo. Ito po ang mahal na Birhen ng Antipolo. Nagtuturo sa atin ng tunay na kagandahan. Hindi kagandahan ng salamin. Hindi kagandahan ng beauty pageant. Hindi kagandahan ng beauty parlor at spa. Ibang uri ng kagandahan. Kagandahan ng maitim na hinipo ng awa ng Diyos. Kagandahan ng sugatan dahil sa matinding pagmamahal. Kagandahan ng matapang na paninindigan para sa kanyang anak na si Jesus. At mahal na Birhen, hindi po ako kasing ganda ninyo at hindi ako magiging kasing ganda ninyo. Sa kabila po ng aking itim ng kasalanan at sugat na dala ng tukso at kasalanan, sa aking pong kapangitan dahil sa aking pagiging duwag, kupkupin po ninyo ako sa ilalim ng inyong manto. Kupkupin po ninyo ako sa ilalim ng inyong damit. At sa ilalim ng inyong damit, ako ay ligtas sapagkat alam ko, kayo ay nanay ko, nanay kong ibinigay ni Jesus para sa akin.
mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, kami po ay sa inyo, inyong-inyo, buong-buo, totoong-totoo. Tanggapin po ninyo ang aming paghahandog ng sarili. Amen.